Napakahalaga na tahimik at payapa ang buhay. What will people not give just to have peace? Hindi pa siguro ito labis sa maunawa ng mga taong hindi pa talaga nakakaranas magulo o maguluhan. Pero yung mga nagdurusa ng mga magugulong isip na mapagkabag, nalilito, napakadali na sabihin talagang mapakahalaga yung kapayapaan sa buhay. At ito ang isa sa mga gusto ng Panginoon na ating tamasahin, a peaceful life. The Lord says, "My peace I give to you, my peace I leave with you." At yung kapayapaan, sabi niya, na hindi katulad ng ibinibigay ng mundo, kundi yung kapayapaan na galing talaga sa ating Ama. Ano nga ba yung kapayapaan na yun? At napakahalaga, paano yun nakakamit sa buhay? The life of peace, how to have and enjoy a life of peace. Yan po ang ating pag-aaral at nawa kasihan ng Panginoon ang ating fellowship sa sandaling ito. Ama namin, salamat sapagkat kayo Diyos ang kapayapaan, katiwasayan, katahimikan. Nawa ito ang aming maunawa at ito rin ang aming matamasa sa buhay na ito. At nawa, kayo po ay mangusap ng may kapangyarihan, maunawa namin at maipamuhay ang nakapagpapalaya ninyong karunungan. Lord, speak in power and majesty. Heal us of our spiritual sicknesses. Strengthen us and empower us, even physically, so that we may have the strength to focus on your word and on your blessing to us. Be our speaker, Father. Kayo po ang maging tunay na tagapangaral. Gamitin niyo lang lingkod niyong kasangkapan, pero yung karunungan niyo ang aming marinig at ang aming maipamuhay ngayon. Salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Kapayapaan, napakahalaga. How to have and enjoy peace. Proverbs 15:17. Contemporary English version po ang ating babasahin. A simple meal with love is better than a feast where there is hatred. So dalawang contrasting ideas, isang simpleng kainan at isang handaan, isang piging, sabi niya, mabuti pa kung simple na lamang ang okasyon, simple ang pagkain at kainan, kung ang nangingibabaw ay pag-ibig, kesa naman sa isang napakalaki ang grandeng handaan, pero may kagulo, may pagkakagalit at mayroong hatred. Totoo nga naman, kung minsan po sa kagustuhan nating malaki yung event, sobrang laki ng pangangailangan, sobrang dapat maraming preparasyon, malaki ang gastos, malaki yung stress, ang nagiging ending, gulo. Kaya sabi niya, mabuti pa ang manghari, love. So it's one of the more important elements to have peace. Love, to love as verb, no? Because love makes peace possible. Pag may pagmamahalan, marami kang napapalampas. Pero pag may pagkakainisan, pagkakagalit, kahit maliit na bagay, napapalaki natin. So it's very important. You want a peaceful life, be loving. For peace is a lot easier to attain when there is love. Mahirap magmahal, totoo yun, pero mas mahirap magmuhi. It's very difficult to love, but it's a lot more difficult to hate. It takes a lot more energy at mas nakakapagod yun. So madali, mga kapatid, para mas tahimik ang buhay, simplify. Kung kayang-kaya natin yung maluho, yung malaki, yung grande, maingay, talagang kapansin-pansin, without sacrificing our peace, then go ahead. Pero kung masyadong magiging magulo, halimbawa, gusto nyo magpakasal, ang sobrang yung grande, eh ang gulo-gulo naman dahil ang dami-dami yung gagastusin, mangungutang pa kayo, simple na lang. Gusto ninyo ng kasalan ng mga garden-garden wedding, eh ang mga panahon sa Pilipinas, hindi mo masabi. So para tahimik ang buhay mo, magplano ka na agad indoor. Kahit umulan, bumaha, tuloy ang kasal mo, hindi yung ang dami mong iisipin. Alam nyo yung stress ng mga gusto magpakasal outdoors? Pagka sinabi na ng Pag-asa na malami darating na bagyo, papray na ng papray, isang linggo pa lang bago ikasal. Lahat ng tao nagpagod kape-pray para sa kanila. Ang arte-arte kasi, gusto pa garden. Eh, kaya tuloy nahihirapan ng maraming tao. Ngayon sa araw ng wedding, kung gabi man yung wedding, umuulan sa umaga, hirap na hirap ang loob. Pati yung mga waiter, hindi malaman ipapasok ba o ilalabas ang handaan. Ang gulo. Kaya sabi, simplify. You want peace? Simplify. Simpleng damit. Yung iba, sobrang garbo ng mga damit. 5 yarda ang belo ng bride. Hindi na tuloy makalaka dahil sumabit na sa lahat ng silya, sumabit na sa carpet, nakaladkad na niya yung buong mundo.
So ang hirap kasi masyadong maraming kaartehan. Kaya sabi dito, simplify. Better a simple meal rather than a feast. Magkakaroon lang pala ng hatred. Kayo na ang bahala mag-translate sa buhay niyo mga kapatid kung ano yung simple at alin yung magarbo. At alam niyo, nakakapagpagulo. Kahit sa andaan kuminsan, when you want a perfect na hain in more opulent homes, makikita mo kung paano nai-stress yung lady of the house na nakaupo with the guest kung yung mga katulong hindi marunong mag-serve. O nagkakamali, anong kutsarang inilagay dito, anong tinidor, saan inilagay si baso, nandidila talaga yung donya at kung pwede lang niyang kainin ng palihim yung katulong niya kasi yung reputasyon niya ang nakataya. So relax, gawin mo na lamang na, hindi na sit-down dinner. Gawin mong buffet. E di ang simple-simple, hindi ka pa sobrang napagod. At kung wala ng pagkain, wala na, di titigil na tayong kumain. Hindi yung sobra mong gusto magpa-impress, sobra mong gustong malaki yung statement, ang laki tuloy ng nakataya. At pag malaki yung nakataya, malaki yung pwedeng matalo. At pag malaki yung pwedeng matalo, stressed ka sa buhay. It's better to simplify. When people try to be more beautiful than they really are, when people try to stand taller than what they really are, they have to work hard so much at hiding the truth. Hindi tuloy sila nakakapahinga. Mabuting simple, mas mabuti yung inaamin mo na lang yung totoo, totoo ka as much as possible. Siyempre, hindi ka naman pwedeng 100% na totoo. Diba? Meron ka namang ini-improve, which is normal. But alam mo dapat kung ano yung sobra na to, mapapagod na ako, this is no longer good for me and for everybody else around me. Simplify and your life will be much more peaceful. Proverbs 21:9. It is better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife. Siyempre, point of view yan ng husband. Dapat din pwede rin sabihin, than to live inside with a nagging husband kung husband mo naman yung nagger. Alam naman natin na sa Middle East, ang mga bubong ay pwedeng tirhan kasi flat. Pag naglagay ka ng kaprasong bubong uli dun sa ibabaw ng bubong na yun, kaprasong dingding, yun na yung upper room. So it is possible. But what Proverbs is saying is, mas masarap yung tahimik kahit nag-iisa ka na lang. Malayo ka na lang sa mahal mo sa buhay. Kung nagger naman ang lagi ang pinagdagagawa, kailangan tahimik ang buhay. Isang lesson dito mga kapatid, you want a peaceful life, don't nag. Mas marami naman talagang wives na guilty nito, pero hindi ito exclusive to women. May mga men, sila yung nagger. Don't insist on your own way. Bakit ba may nagnanag? Because somebody insists on your own way. Gusto ni Mrs., pisang-pisang-pisang-pisa ang toothpaste. Yung walang natitira, hindi uka-uka, tuwid na tuwid. Gusto mo pala, di ikaw ang gumawa. What you want for yourself. Kung yung husband mo, gusto niya uka-uka, tabi-tabingi. Pareho lang naman kayo ng right bilang mag-asawa. Why impose on him na lagi niyang gandahan yung pisa ng toothpaste? Diba? O gusto mo, bumili kang dalawa, isa sa'yo, isa sa kanya. Tahimik ang buhay. But why impose your values on somebody else? Because you think you're better? Because you think you're superior? Kaya nagkakagulo mag-asawa. Because you impose. Gusto nung isa ang lamig-lamig ng aircon, gusto nung isa mainit, maghiwalay kayo ng kwarto. O huwag na, wala na lang aircon para walang gulo. Yung gusto, yung isa ayos na ayos yung sa pinangkama, yung isa naman pagka sumakay sa kama, nagulo na lahat. Maghiwalay kayo ng kama. Ngayon ayaw mo maghiwalay, tiisin mong magulo. Gusto mo pala mag-ayos, mag-ayos ka. Pero kung ayaw niya mag-ayos, don't impose. When somebody imposes, that's when stress becomes unbearable. Siyempre naman, yun namang mga asawa, lalo ka sa bahay kung pwede kang makisama dun sa mahal mo sa buhay para siya sumaya, di gawin mo rin. Pero ang totoong may problema nun, hindi yung ayaw pumisa ng toothpaste ng maganda. Yung nagpipilit na laging gandahan yun. Yun ang mas may problem. Dahil yun, hindi naman iniinsist sa'yo ng asawa mong guluhan mo ang pagpisa. Siya, pumipisa lang, ganun lang. Pero hindi niya iniimpose sa'yo yung taste niya. Pero yung iniimpose mo sa kanya yung taste mo. Because si Pastor, di po ba mas maayos naman talaga yun? Oo nga, pero hindi. Sa 20 taon ba, nakasasabi mo sa kanya na natutunan na niyang pisain ang tama? Di ba ang dami niyo na naging gulo dahil lang dyan? Tanggapin mo na lang o magpalit ka ng asawa. Hindi mo naman magagawa, bubili ka na lang ng extra toothpaste. O ayaw mo naman, pagtsaga mo tabi-tabingi. Alam niyo, ibig sabihin, may mga babae kasi ang gusto, pag pinisa mo yung toothpaste, lahat na doon sa dulo, yung malapit sa labasan lahat at pantay dapat. At araw-araw yun ang problem.
No? So tanggapin mo na lang kung yung asawa mo pag naliligo, tumatalsik-talsik dyan, nagiging parang kanal yung bahay nyo. Kaysa man mag-away kayo, punasan mo na lang. O magdalawa kayo ng banyo kung meron kayong budget. Pero hindi pwedeng i-insist mo sa kapwa mo kaning gusto mo, kahit asawa mo siya. We were created as individuals with individuation. Don't nag, don't insist on your own way. What you want for yourself. What you want done, do yourself. Hayaan mo yung isang tao kung ganun ang kanyang ugali. Pero siyempre, kung kakausapan naman ito yung kabila, pagbigyan mo naman yung misis mo kung magagawa mo. Pero alam niya yung likas ay likas ay likas eh. Can a leopard change its spots? Sabi nga nila, you cannot teach an old dog new tricks. I have seen couples na talaga yung pagpisa lang na ganyan, yung paglagay ng maruming damit sa ropero, yung pagsasampay ng basang tuwalya sa kanilang banyo, taon na nilang pinag-aawayan. Hindi na matahimik-tahimik na malaman mong, oo nga, no, ba't lang pinag-aawayan ito? Tatahimikan ko na lang ang buhay ko, hayaan mo siya yung gusto niya. Kasi paggalang din sa kapwa yon, yung hindi mo ini-insist ang gusto mo. Meron naman mga asawang hindi marunong mag-spell, kinokorek ng asawa over dinner table. No? Yung marunong pronunciation, ikinokorek. Para lang ipakita sa ibang, actually, marunong ako mag-pronounce, yung asawa ko lang hindi marunong. So, ikokorek ko in public. Pagpapasikat yun eh, yabang. At the expense of the one who loves you and at the expense of the one you love. So, dapat mga kapatid, if you're above 25, especially above 35, alam mo na yung mga ways na troublesome, at alam nyo na yung ways na peaceful. Go for peace. Most of our troubles are self-manufactured. Ngayon, kung ikaw naman yung asawang ninanag, don't invite naging para din tahimik. Do your part, do your duty, do what you must. Kung pwede mo pagbigyan, para tahimik kayo, di pagbigyan mo. Move on time. Yun naman mga ninanag kasi, kung anak yung ninanag, hindi pa kasi sumusunod agad. Eh kung sumusunod ka na ba naman agad, eh di, tapos na rin yung naging. Many people nag because they don't get the results that they want. So you want them to stop nagging? Give them what they want. They'll stop. Now, if you want naman to stop this trouble in your life, change your standard so you don't have to nag. Both parties have to do something to have peace. Especially in a home, it takes at least two people to make trouble. At kung ikaw yung laging ninanag, do things well. Lalo yung mga anak, may karapatan naman ng mga magulang yung inag kayo because ninuhubog kayo eh, sa tamang ugali. Tsaka siyempre sila yung may authority sa bahay eh. So, kailangan ka mag-confirm sa ganung authority. But family members, stay away from vexations. Kung ikaw yung may tendency to nag, check yourself and nag less. Change your standards. Value peace in the home more than your sense of orderliness or your sense of what should be. Ngayon, kung ikaw naman lagi yung ninanag, pagbigyan mo yun ng nanag para tumigil na rin siya habang kaya mo. Kung ikaw yung lagi na lang pinapaalalahanan, tandaan mo na para hindi ka napapaalalahanan. Mahalaga tahimik. Do not allow yourselves to be vexed. Sabi nga eh, close the door that brings in the draft. Isang Arabic saying. Kung ano yung laging nagiging dahilan ng pag-aaway, solve nyo yon para matahimik na yon at matapos na once for all. Kasi alam nyo yung may trouble, lalo sa sambahayan, para ka naglalakad, nakasapatos ka na may bato sa loob, masakit, mahirap. Why live with it when you can live without it comfortably? But it's only a matter of deciding that, yes, I'm going to value peace. More than the standards that I like, and probably more than my personal inclination, mas mahalaga that there's a climate of peace. If you have to choose, settle for physical rather than spiritual or emotional discomfort. Meron kang benefit. It will give you more money. It will make your life more comfortable. It will give you more things. Pero alam mo, dadalahin ang konsyensya mo, mababagabag ka, mahihirapan ang loob mo, mas pahalagahan mo, kapatid, yung kalooban mo. Nothing outside the body can compensate for something that is sick inside it. Lalo kung espiritu o puso. So magbigay na, maglingkod, para ka nalang matahimik. Kasi i-insist mo lagi, this is my right, this is my right. Pero lagi naman kayo nag-aaway, sige na nga.
Diyan sa mga agaw-agawa ng mga magkakapatid sa mana, aba dapat pantay-pantay, eksaktong-eksakto. Pero sa pagpapa-eksakto mo, sobrang nagiging gulo dahil meron talaga mahilig mang lamang. O kung hindi mo ikakamatay, ibigay mo na ng tahimik ang mundo. Lalo't alam mo na talaga makikipagpatayan siya, makuha lang niya yun. Eh, ba't ka naman makikipagpatayan? Hindi, ibigay mo na lang. Lalo't hindi mo naman ikamamatay na ibigay yun para kayo tahimik. Alam niyo yung gulo, mga kapatid? Expensive. You say, eh pagka naman ibinigay ko, mawawalan ako ng ganitong halaga. Pero ang bagkanong nawawala sa'yo na tumataas ang presyon ng dugo mo, nagkaka-stress ka, tumataas ang blood sugar mo, naapektuhan ang iyong kidney, naapektuhan ang iyong desisyon, naapektuhan ang itsura mo, yung mukha mo, may cost yun, hidden cost. Most of the time, we pay for those costs without knowing it. Na mas nalulugi tayo sa pagpipilit nating maging dapat makatuwiran, dapat yung right ko, dapat yung duty niya, dapat ganyan. Pero kahahanap mo nun, lalo't ayaw na maibigay sa'yo, gumugulong buhay mo, gumugulo din yung iba. So, ang mahalaga, tahimik. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:41-42, if a soldier forces you to carry his pack 1 mile, carry it 2 miles. When people ask you for something, give it to them. When they want to borrow money, lend it to them. Ang sinasabi lang ng Panginoon dito, maraming bagay na may halaga, hindi lang pera ang mahalaga. So kung yung pagpaparaya, yung pagbibigay, yun ang makakapagpatahimik sa buhay mo, yun na lang ang pahalagahan mo. Maraming magsasabi, ay hindi yata dapat, hindi dapat. But look at your life kung tahimik kayo, kung payapa kayo. Kahit naman ayaw mong pumayag, pinipilit ka pa rin nila eh. Kahit tumatanggi ka, nandiyan pa rin hanggang hindi nila nakukuha yung gusto nila. So it's up for you to decide which is more important to me at this point. Matahimik ako at mawala siya sa harap ko o ipagpilitan ko na ayaw ko magbigay sa kanya. Another way, of course, to peace is to do your duty. Katulad ganon, yung soldier, pinagbubuhat ka niya ng 1 pack for 1 mile, it's your duty, do it. Tulad din ng mga husband, hindi naman natin gustong konsentihin yung mga husband na ayaw ayusin yung paggamit nila ng mga banyo, pero duty nyo rin to please your wife. The Bible tells the husbands, please your wife. At hindi mo naman ikamamatay na ayusin yung pagpisa ng toothpaste, huwag mong basain yung sahig ng banyo, isampay mo nang mabuti yung damit mo doon, gawin mo na yun para tahimik ang buhay. Wala tayong kinakampihan dito, ang lagi natin sinasabi, pareho dapat. Hanapin nyo sa inyong kalooban na maging mapagbigay para tahimik ang buhay. Kasi ipinagpipilitan nyo yung gusto nyo, nasusunod nyo yung gusto nyo, pero magkaaway naman kayo, hindi kayo nag-uusap. Ikaw nga, natupad yung gusto mo doon kayo sa ganung restaurant kumain, lahat naman ang kasabay mo, ayaw kumain, walang gana, ikaw lang yung gusto kumain, mawala ka rin ng gana. So dapat marunong ka magbigay para tahimik ang buhay. And of course, the Lord also teaches us to yield. Kailangan magparaya. Go beyond the call of duty. Yung mga iba, aba, lapas ng oras ko ng trabaho, eh wala ka rin namang gagawin, ang traffic-traffic din naman, so bakit hindi ka nalang magtrabaho dyan para may na-accomplish ka pa? Yung sabi mong ama, lampas-lampas na yan sa duty ng isang anak o magulang o manugang, eh mano namang lumampas ka? Kung nakapag-please ka, tumahimik ang buhay, na mahal ka, kung lumaon, siya din lalampas sa dapat lang at magiging mas mabuti rin sa'yo. In other words, magpauso ka ng kabutihan. Kasi sinasabi na, if somebody forces you to walk 1 mile, walk 2 miles. No? Sabi pa nga ni Lord, eh, sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan, ikaliligaya ba niya, gusto mo pa? Of course, it's a figure of speech. Isang pagmamalabis. Pero ibig sabihin lang, huwag ka masyadong matuos. Huwag laging compute ka ng compute, ay lugi na ako, lampas na. Kung kaya mo pa magbigay, ikaw pa yung magbigay para magpauso tayo ng climate of peace. No? Habang kaya, because peace has a price. Trouble has a price. Pareho lang tayo magbabayad doon na lang sa peace. Vexation has a very costly price. Yung hindi ka matahimik, no? Gulong-gulo ka, mahal din yun. So kung minsan binabayaran na lang natin, binibili na lang natin yung katahimikan natin para rin sa ikabubuti ng ating kalusugan. And then give. Because to give is also a form of yielding. Especially when resistance or refusal would mean vexation. Siyempre, titimplahin nyo kung ano yung ibibigay, up to how much,
lagi mo kasing tinitimpla, will not giving cause me so much in terms of peace? Will giving give me my peace? Kayo ang magtimpla nun. Siyempre, ang ending dapat panalo. In the sense na tahimik ang inyong buhay. Learn from the bamboo. Bihirang kawayan ang nababali pagka merong bagyo kasi nagbibigay. Pag malakas yung hangin, yumuyuko lang siya. Yung mga punong matitigas, yan ang mga nababali kasi lumalaban sa hangin. There is wisdom in yielding. Galit na galit yung mahal nyo sa buhay, yield. Kahit hindi kayo sang-ayon, bukas pag malamig na yung ulo niya, tsaka naman kayo magsalita, huwag nyong labanan yung hangin na malakas kasi baka lang kayo mabali. Kailangan marunong ka magparaya. Isa pa sinasabi sa 1 Timothy 6:6-7 para tayo payapa. And religion does make your life rich by making you content with what you have. We didn't bring anything into this world and we won't take anything with us when we leave. At totoo nga naman, wala kang dala sa mundo, wala ka ring dadalhin pag alis mo rito. So kailangan daw ang tao merong contentment. Learn contentment. Have what you like if you can have it. But if you cannot have what you like, learn to like what you have. Then tatahimik ang iyong buhay. At kailangan ng tao kontento. Mataas ang pangarap mo, pero kung sa kadinala ng kakayahan mo, magsaya ka na doon. Mangarap ka uli, reach out further, pero kung sa kalang dinala ng araw na biyahe mo, doon ka lang nakarating, learn to be happy with it. Because you will always, if you will always desire for what you do not have, if you will always complain for the things that are not within your reach, you will only be miserable. Hindi lang nadadaan sa pagkain, sa clothing ang buhay. Marami pang iba. Sabi sa Luke 12:13, life is more than food or clothing. Siyempre, metaphor yan, isang talinghaga, yung food and clothing for all the material things that we desire. Sabi, well, okay, plant so you harvest, reach out far, wide. Pero kung doon ka nalang dinala ng buhay, sa kabila ng pagsisikap mo, mahalin mo kung anong binigay sa'yo ng Panginoon, appreciatein mo kung anong kalagayan mo ngayon. Huwag kang laging magsikap, magpayaman, magpasikat, maging makapangyarihan. Kasi yung pagyaman, pagsikat, pagiging makapangyarihan, hindi yan garantiya na lagi kang masasaya kung mas sikat o mas mayaman o mas makapangyarihan. Ang problema ko minsan sa yaman, kailangan mo uli ng napakaraming yaman to maintain it. Ang problema sa kapangyarihang natikman, kailangan mo ng mas marami pang kapangyarihan to maintain it because somebody else likes it. And in getting it or keeping it, a lot of trouble can come into your life. 1 Timothy 6:8-10, so we should be satisfied just to have food and clothes. People who want to be rich fall into all sorts of temptations and traps. They are caught by foolish and harmful desires that drag them down and destroy them. The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they had given up their faith and caused themselves a lot of pain. Sabi, kailangan maging satisfied ka with simple things. Yung sinasabi namang food and clothes, talinghaga sa simple. Hindi sinasabi magpakasimple ka na lang all your life, pero kung yan na lang talaga ang narating mo na hindi mo sinacrifice ang pagiging mabuting tao, ang pagiging anak mo ng Diyos, well, learn to be happy with it. Sabi, yung sobrang pagnanasa na yumaman o magkaroon ng sobrang higit-higit sa kailangan naman nila, naububulid lang sila sa napakaraming mga gulo. Natatrap sila ng kanilang mga kung ano-anong pinagkagagawa para lang makuha nila ang kanilang mga gusto. The trouble with having a lot of wealth is that everybody else wants it, so you have to keep fighting them to keep it. The same with power, the same with fame. Same with beauty. Pag binayayaan ka ng Lord ng kagandahan, masatisfy ka at kung na-maintain mo yan sa parang hindi naman nasisira ang kalusugan mo, buhay mo, budget mo, well, do it. Pero kung nasisira na yun, hayaan mo nang tumanda ka. Diba? Kesa naman sa umabot na yung pusod mo sa piski mo, akala ng mga tao, dimple. Eh, yung pala talaga namang sobrang operasyon na pinagkagawa mo, eh, tanggapin mo na nung may edad ka. Tahimik naman yung buhay mo kasi hindi yung natatakot ka, baka kung ano yung pinaglalagay mo sa katawan mo, tapos ngayon, tumatabingi na siya, nagkakaliku-liku na siya.
Yung mga tattoo mong kilay nagiging berde na. Yung mga inimplant na sa'yo umiimpis. Lumalakad na yung mga kung ano-anong bahagi ng anatomy mo. Di ba magbubuluhan ka nun? So kung konting ayos may effect. Pero dapat alam mo kung ano yung magbibigay sa'yo ng gulo at huwag mo na lamang pagsikapan yun. Opt for peace more than for beauty. No? Kasi yung nagpapaganda pa ng sobrang maraming repair ginagawa, napagtatawa ng patuloy pagka nagkakamali-mali na yung nangyayari sa mukha niya. Alam niya naman nagtatawa naman, mga inggit kasi yun eh. Kaya lagi natin pagtatawanan yung mga nagkatabi-tabingi. Tumabingi. Inggit ka lang kasi di mo na-afford. No? So, all form of criticism comes from envy. Dahil kung talaga maka-Diyos ka, may tumatabingi yung mukha, maaawa ka dapat. Pero ba't mo pinagtatawanan? Inggit ka siguro. Kung hindi man ngayon, noon, kaya tuwang-tuwa ka ngayon na mas maganda ka pa. So, buti pa ako. Di ba ganun yun? Buti pa ako, hindi tumabingi yung mukha ko. So, analyze din natin sarili natin, baka meron tayong envy. Pero mahalaga mga kapatid, to be satisfied. Di ba? Kung 45 na yung bust line nyo, tama na. Anong gusto nyo? 90? Yung iba talagang wala na, nasusubsob na halos, ayaw pang tumigil. No? Hindi na titigil kung ano na pinaggagawa sa katawan. Hindi lang sa physical repair. Yung sobrang honor na, gusto pa, nagngangangalngal dahil 99 yung grade. Ano ka ba? 99 na nga, yung kasunod mo, 88 pa lang. Tapos ang lungkot mo pa. Dapat matuto na tayong sumaya. Kung yun na yung best natin. Ito na yung buhay na naibigay sa inyo ng asawa nyo. Dati, ikaw ay isang may bahay na walang bahay, no? So, hindi ka na nagkabahay kahit kailan. Eh, may asawa ka naman, di sumaya ka na. Kasi may bahay na wala naman siya katabi, wala naman siya kapiling sa buhay. Yun ibig sabihin, count your blessings. You are not better than the other person. But what's important is for you to count your blessings. Siyempre, kung marami kang anak, laging halos wala kang pera, ang dami mong binabayaran, matrikula, gastos, pero dumadami naman yung tao na nakapaligid sa'yo, tumatanda ka, meron kang mga kasama sa buhay, kakaapo ka, kanya-kanyang blessing yan. Kanya-kanyang bilang, kanya-kanyang pagsisikap na maging kontento sa buhay. It's very important to be happy. Hindi ka masyadong matangkad, huwag ka nang malungkot, at least hindi ka tatamaan ng kidlat. Kasi yung matataas ang tinatamaan ng kidlat, di ba? Lagi sa mo, merong blessing ang buhay ko, I will be happy with it. I will celebrate what God gives me. Hindi naman ibig sabihin ng kontento, wala ka ng pangarap at wala ka ng pagsisikap at ambisyon. Yes, dapat mag-ambisyon, mangarap, pero hanggang doon talaga ang narating ng kaya mo, accept it, and then celebrate it. If more means more trouble, more stress, more pain, what's the point? Sobrang lumaki nga ang kita niyo mag-asawa, pero nagkahiwalay na kayo forever. Hindi ba kayo pwedeng mabuhay ng konti lang, pero masaya naman kayo? Pinipili. Hindi lang pera ang mahalaga. Mayroong mga mag-asawang hindi na nagkasama kahit kailan dahil puro laging palaki ng palaki ang babayaran, kukuha ng uhulugan, babayaran, hanggang namatay na yung isa, o kung ano na yung nangyari, hindi na kayo nagkasama. What's the point? Hindi ko naman sinasabi, huwag kayo maghiwalay para maghanap buhay, pero hanggang kailan? When do you stop? When is enough? Enough. Ang tao dapat tututo ng contentment. The length of one's life is constant and limited. More power, more money, more beauty doesn't mean more enjoyment. Mas marami pa nga nagpapakamatay na maganda kaysa hindi maganda. Mas marami nagpapakamatay na tagumpay kaysa bigo. Mas marami nagpapakamatay na mayaman kaysa mahirap. So nakikita natin, hindi naman masamang yumaman o maging sikat o maging makapangyarihan. Pero kung hindi naman yun ukol para sa inyo at sobrang hirap para lang i-maintain, what's the point? Nakikita nyo, di ba ang mga bundok, iba-iba yung height? Pero ang totoo, pag tinignan nyo yung earth from far, far away from the moon, parang bilog, ibig sabihin, hindi naman kita yung agwat ng mataas, mababa, parang pantay lang. Ganon din tayo mga tao. Pantay-pantay din tayo. Mukha lang tayong hindi pantay-pantay pag tinitingnan natin sa malapit. Pero sa malayo, pare-pareho lang tayo na hindi natin alam kung gaano tagal tayo mabubuhay. At kung naging maingat tayo, malusog at pinalad, pare-pareho siguro lang na ang buhay aabot hanggang 90, 100,
Kung sobrang mahaba, 110. Pero wala namang mabubuhay ng 1,000, 2,000 years. Pare-pareho lang. In other words, what am I trying to say? No? Why bother to have more property than others when pare-pareho din naman kayong mamamatay? Why bother to be more beautiful than the other person na pareho lang naman kayo nang hinihintay ng kabaong? Hindi masama kung madaling mangyari sa buhay mo yung mga yon. Pero kung sobra ang ibinabayad mo in terms of internal trouble, huwag na lang. Live your life. Kasi kung nabuhay ka ng 70, 80 years, pero ang laking percentage yun, lagi kang nagkukumahog, lagi kang nai-stress, lagi kang nagahabol, lagi kang nagkukompete. Tapos yung isa, tahimik lang yung buhay niya. Kumikita ka halimbawa ng times 100 ng income niya, pero mas marami siyang katahimikan, mas marami siyang tawa sa buhay, mas marami siyang oras sa maglibang, magsaya, kasama ng mga kamag-anak niya, mas marami nga yung pera mo, pero pareho rin naman kayong tingsi 70, 80 years lang eh. Pero ang totoo nun, mas nag-enjoy siya. It doesn't follow that when you're poorer, you enjoy more. What I'm trying to say is, if by trying to get more and more and more, you already begin to be troubled, it's not worth it. Ang pahalagahan mo, mas tahimik. Meron kang sasakyan, sarili mong sasakyan, pwede mong ipasada ng 20 hours a day. Ang dami mong kita, pero pag ipinasada mo siya ng 8 hours a day lang, may oras ka sa pamilya mo, may oras ka magpahinga, bakit mo papatayin ang sarili mo? Madadali lang ang buhay mo. Dapat alam natin when to stop. Ecclesiastes 3:12-13, I know the best thing we can do is to always enjoy life. Because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. So ang itatanong mo, mag-e-enjoy ba ako dito? Mag-e-enjoy ba mga mahal ko sa buhay? Mag-e-enjoy ba kami? Kasi kung ang tanong eh, hindi naman, why do it? Mag-o-organize tayo ng laki-laki-laking party. Pero mag-e-enjoy ba tayo to do it? O may stress tayo? Mangungutang tayo? Manghihiram tayo ng kung ano-ano? Why don't we just simplify? Gusto natin ng napakamahal na kasalan, mag-e-enjoy ba tayo o nag-worry tayo? Habang ginagawa natin yon, ang alalahanin natin ay bayarin. Gusto natin ng ganito kalaking bahay, pero mag-e-enjoy ba tayo habang ginagawa yan? O magkakautang-utang tayo at magkakagulo-gulo? What's the point? Minimize pain. That's what's important in life. Study history. Sa palagay nyo ba, yung mga karaniwang magbubukid at yung mga presidente ng mga republika, sigurado kayo na mas nag-enjoy yung mga presidente? Hindi nyo kayo sure. Hindi masama maging presidente. Pero kung makikipagpatayan ka sa mga kaibigan mo, makikipagtakwilan ka sa mga kamag-anak mo, kailangan mo pang pumatay at mandaya at magsinungaling, what's the point? Achieve as much as you can as long as it doesn't sacrifice your relationship with your God, with your loved ones, and with your fellow men. Pero kung ibabayad mo na yung mga higit na mabubuting bagay, what's the point? Minimize pain by minimizing your needless desires. And then maximize pleasure by enjoying what all you already have instead of ignoring it and trying to have more and more and more. And when you get more, you have no time to enjoy it because you have to work so hard just to maintain it. And then you do the most good because that's what God wants. The best way to enjoy life and have peace is to please God. And God is pleased when we do the most good. So you minimize pain, you maximize pleasure, you do the most good, and then die. Meet your maker. Whether you like it or not, you're going there. Pero ang itatanong mo, pag nilingon mo yung buhay mo, was it pleasant? Was it nice? Or was it full of strife? Baka sa sarili mong libing, hindi mo lang makipaglibing ang kapatid mo dahil inagawan mo siya ng mana. Is it worth it? Mas humaba pa talaga yung buhay mo kaysa sa kanya? Mas sumarap ba talaga ang pagkain mo? Pwedeng sumarap, pero mas may gana ka ba kaysa sa kanya? Pwedeng nakabili ka ng mas magandang bahay, magandang kwarto at kama, pero mas mahimbing ka nga ba talagang matulog dahil lang nagkaroon ka nun? Eh pero kung binabagabag ka pa ng budhi mo, wala ka pa naging mga kaibigan, nakagalit mo pa yung dati mo mga kaibigan, is it worth it? You should know when to stop. Kumisan meron sa ating pinagpapala ng Panginoon, kumikita tayo ng malaki, everything's going well, healthy tayo, pero ayaw nating tumigil, nagiging sakim tayo.
pag naging sakim ka na, gusto mo na lang more and more and more, itatanong mo na sa sarili mo, is the enjoyment directly proportionate to the increase in what I have? Kasi may diminishing returns din yan. Alam nyo yun naman yung pera, mahalaga lang yan sa taong walang pera. Pag wala kang kapera-pera, 1,000 pesos means so much. Kaya pagka yung may mga 13th month pay, pagka end of the year, yung ibibigay mong 13th month pay, magkano? 10,000, 20,000, whatever it is. Sayang-saya yung pamilya, nagkakagulo kung anong kakainin at gagastusin nila. Pero kung ikaw na yung may-ari ng kumpanya, ang totoo, kahit 3 million pa yung madagdag sa pera mo, bali wala na eh. Nadagdag lang sa salansan mo, nadagdag yung number, but it doesn't give you as much happiness and pleasure kasi yung mga empleyado mong tuwang-tuwa dahil nakabili ng pagkaalat-alat na hamon. Hindi ko mas maraming pera, mas may enjoyment. So pag alam mo, ay, may diminishing returns na, it means I must focus on something else. And it means probably how to enjoy more what I already have rather than on working harder and harder to have more and more, which does not proportionately add pleasure to your life. Inner peace is important because it gives man the time and space to hear God, to know God. So kung ang ating pagpapasikat, pagpapayaman, ang ating pagkakamal, paghahangad, gumugulong isip natin, pati pagpe-pray, hindi na natin magawa, wala na tayong oras, wala na tayong panahon para magbulay-bulay ng mga mahalagang bagay, para ano pa? When you don't hear God and know God more, you will lack the peace that you will need in this life. So know when enough is enough. Psalm 46:10, our God says, come down and learn that I am God. Who will learn that God is God? Those who are calm, those who are peaceful, those who are quiet. But when your quests take away the calm, the peace, the quietude, you will have vexation. The more vexed you are, the less of God you will have because it takes peace to know God. And when you make it your priority to have peace, you know God more, knowing God gives you more peace, then you're able to know God more, and then you're able to have more and more peace. But the less peace, the less of God, the less of God, the less peace, baligtad, paubos ng paubos. Kaya huwag natin pabayaan na tayo ay magulo, mga kapatid. Magparaya. And it's very important that you enjoy life. You're working, enjoy it. Huwag niyong isumpa yung trabaho niyo. Kasi kung ayaw niyo, di mag-resign kayo. Kung ayaw niyo naman mag-resign, di mahalin niyo. Kesa nandyan, tas ayaw niyong mahalin, wala naman kayong choice, hati ang loob niyo. Ba, nagpipinta ka ng mga gulong ng jeepney kung yun ang trabaho mo. Tapos inaiinis ka, nagagalit ka sa buhay mo, inuumpog mo yung sarili mo habang ginagawa mo yun. Pero kailangan mo rin namang gawin, lugi ka dahil ginawa mo tapos hindi ka nag-enjoy. Eh kailangan mo rin namang gawin, i-enjoyin mo na siya. It's important to teach yourself to love what you do. Yan ang itinuturo sa atin ni Solomon eh. Mingalan, find pleasure in what you do. Huwag yung ay Lunes na naman, ay umaga na naman. Eh ano, mas gusto mo namatay ka na kagabi para wala nang umaga? Huwag yung pinagsasasawing, ay umaga na naman. Laging, wow Lord, thank you. May umaga na naman. I have another day to eat, to drink, to enjoy life, to make money, or to do something nice. It's always a privilege. Lahat ng hindi pwedeng iwasan, dapat enjoyin. Kasi hindi mo nun pwedeng iwasan, enjoyin mo na. Yan ang sign ng intelligence if it's not a sign of spirituality. But in any case, brothers and sisters, always prioritize your inner peace. Lagi niyong itanong, ano ang effect nito sa inner peace ko? O mga dalaga na mahilig magpakasal sa garden, alam niyo kung bakit nakakainit ang kayang garden wedding na yan? Kasi ako yung nagkakasal. Nakaka-stress. No? Ako minsan, ang lakas-lakas ng hangin, parang layag na binta na yung belo ng babae. Dalin kaya ng hangin tong babaeng ito nang malaman niyang hindi tamang dito siya nagpakasal sa ibabaw ng bundok. No? So, sasabihin mo, okay, gusto namin ng ganitong wedding, pero kakaroon ba ako ng inner peace?
na lagi ako nag-iisip, paano kaya yung weather, we cannot control it. O, ibaba mo na lang, maglagay ka na lang ng mga plastic na halaman dyan sa loob at manuari hardin. Lagyan mo ng mga tuko kung gusto mo para hardin na hardin ang effect. Hindi ka pahihikain. No? So, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Will it give me inner peace? Ayaw ng anak mo ng isang kurso, ipinagpipilitan mo, will it give your anak inner peace? Will it give you inner peace? Anong gusto mo lang? Gusto mo lang magkaroon talaga ng anak na engineer o dentista kahit hindi kayo peaceful? Ayaw ng asawa mo na ganito ang gawin mo sa bahay ninyo, pero gustong-gusto mo, ang tanong is, will it give me inner peace? I want to arrange the furniture, pero walang budget. Will it give you inner peace? Will it give the other members of your family inner peace? Bihira kasi natin, mga kapatid, dinilalagay sa equation yung peace. Okay, nagagalit ako sa kanya. Gusto ko siyang kausapin. Will it lead to peace? Will your method bring about peace? Okay, naihinga mo yung gusto mong sabihin. Sumaya ka. Namura mo yung gusto mong marahin. Napagalitan mo yung gusto mong pagalitan. But did it bring peace? If it didn't, it's not worth it. Because we, the children of God, are to be called peacemakers. Hindi lang tayo nabubuhay para pagbigyan yung katin ng bibig natin na yung gusto natin pawalang salita kahit maanghang yun o mahapdi o masakit o matalim, papawalan mo. Ang tanong, will I be called a child of peace? A peacemaker. After I have done this, always have peace. And make it your ministry to give peace. Not always to give a lesson, to give a lecture. Give peace. Pag kayo nagbibigay ng kapayapaan sa inyong kapwa, hindi nyo sila kailangan itali sa inyong paligid. Sila na mismo ang magbo-volunteer na susunod-sunod sa inyo, sasama sa inyo, kasi peace ang napapala niya. Pero pag laging gulo ng isip, bagabag, lalayo sa inyo. Gusto nyo ba yun? Bakit ang dami magagandang babae o magagandang lalaki nilalayuan ng asawa? Kasi hindi peaceful ang buhay nila. Merong dating babaeng mahal na mahal na mahal si lalaki, pero after 20 years, ayaw na niya, sinusumpa niya, hindi ko na kaya. Sabi niya, ano hindi niya kaya? Yung gulo ng loob. Huwag na, di bali na. Kung gwapo ka, di bali na may pera ka, ayoko na. Kasi ang mahalaga talaga, peace eh. So give peace. Allow others to be peaceful. Hindi ko mo lamang ikaluluwag ng loob mo, ibinuntun mo na sa kapwa mo, siya naman ang nahirapan. Be kind. So ang tanong, what vexes you? Anong gumugulo sa isip nyo? Ano nagpapagulo sa kalooban nyo, mga kapatid, na pwede namang tanggalin para huwag na lang kayo maguluhan? Tanggalin nyo na para gumaan ang buhay nyo. Kung kaya nyo mabuhay ng wala yon, what's the point? Diba? Kaya mahalaga yung confession, you confess to God because you have peace. Nagko-confess ka sa kapwa mo, hinihingi mo ng tawad yung kasalanan mo kasi you will have peace. And many times, it is our admission of our wrongdoing that will pave the way for a peaceful relationship. Pahalagahan natin yon. No? Hindi lang magkaroon ng pera, hindi lang makabili ng ganito at ganon, kundi tumahimik ang ating kalooban. Maiksi ang buhay ng tao. Kahit bigyan ka pa ng 100 years, what is that compared to eternity? Sayang ang bawat araw at bawat sandali kung sa halalip na tahimik ay magulo. Sayang ang lahat ng ating paghihirap kung ang magiging ending, magkakagulo lang, magkakagalit lang ang mga tao. It's pointless. God is God of peace. And if there's one gift that God would like us to enjoy, it is a life of peace. But for us to enjoy it, we must be able to identify the causes of vexations and troubles, and in the name of Jesus, get rid of them. Open your hearts up to God and allow His methods of peace, His ways of peace, which is to be humble, to be kind, to be contented, and to be willing to be corrected. Don't always insist on your own way. Sabi sa Corinthians, love does not insist on its own ways. Mas pilitin natin na maging mapagbigay kesa mapag-impose. Mahirap kasama yung laging gusto niya, siya ang nasusunod. Pwedeng masunod siya ng masunod, but after a while, wala na rin susunod sa kanya.
mawawalan ka na rin ng kasama. Don't always impose yourself. Give peace to people who think otherwise, who like something else. Kanya-kanya lang ng panahon, bigayan dapat ang buhay, lalo sa mag-asawa at sa pamilya. Ama namin Diyos. Siyasatin niyo po ang puso namin ngayon kung kami po ay payapa. Tahimik ang aming buhay. Dalawang uri ng kaguluhan, maaaring kaguluhang dahil sa aming pamamaraan ng buhay. At meron mga kaguluhan na espiritual na kung tutuusin, meron din kami pananagutan kung bakit kami nasuot sa magulong spiritual life. Pakita niyo sa amin ang mga pagkakamali namin para maituwid, Panginoon. Pakita niyo rin yung pagiging naming selfish when we insist on our own ways. When our peace means trouble for other people, teach us, Lord, to balance na may bigayan na marunong din kami magparaya para kung minsan naman sila naman yung payapa, kahit kami ang magbigay. Sa lahat ng mga pamilya dito, Panginoon, na ngayon ay pinaghaharian ng gulo, kanya-kanya, agawan, awayan, pataasan ang mga pride, kanya-kanyang mga kasakiman, patawarin niyo kami at ipakita niyo sa amin ang pananagutan namin at nawa maging daan kami, Panginoon, para gamutin niyo ang aming mga pamilya. Bless every family represented here. And through the people that hear your word and obey your word, O God, let your peace come into every family. Even workplaces, even communities and organizations. Pero una ngayon ang hinihiling namin, Panginoon, siyasatin mo ang puso namin at ipakilala mo, ipamukha mo sa amin ang mga pamamaraan, ugali, pag-iisip namin na kalaban ng kapayapaan, nagbubunga pa ng gulo. Gulo sa aming kalooban, gulo sa aming kapaligiran, gulo sa aming mga relasyon. Teach us your ways, O God, your ways that are peaceful and peaceable, your ways that not only bring about peace in us but also promotes peace wherever we go. Teach us and make us agents of peace. Lalong-lalo, Panginoon, kung kami may impluensya, maybe our office, our job, our work, our job description, our rank, our title, sinusuko namin ito, Panginoon, para maging kasangkapan mo ng kapayapaan. Lalong-lalo ang aming mga dila na madalas sa katabilan nagiging sanhi ng gulo imbes kapayapaan. Turuan mo kami, Lord, na pag kami mga kakilala kami na nagkakagalit, huwag kaming kumampi kundi maging agents of peace. Huwag naming abusuhin ang aming kapangyarihan o office para apihin yung mga kalaban namin o kalaban ng mga mahal namin sa buhay. Kundi habang kami may office, may official work, may title, that we be fair. Maalala namin na ang bawat trabaho binibigay mo sa amin is your trust and you want us to be agents of your peace and fairness and justice. Teach us, O God. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Pakinabangan natin ang sandaling ito. At nang tayo'y magiging lalo pang tahimik, ang lahat ng kilala natin ay matahimik dahil sa ating impluensya at ating mga tahanan, mas lalong magkaroon ng kapayapaan dahil sa ating mga pamamaraan. Lord, in silence, may you allow us to reflect. Teach us how to enjoy lives of peace.